ating pasadahan din itong iso kay Robin Padilla, no? Kasi tahimik siya eh. Alam mo kung si Senador Robin Padilla nagsasalita na ulit at liwanagin ang mga iso, baka matatahimik eh. Ang problema na nahimik, siguro ang kanya iniisip, eh, magsasawa din kayo. Titigil din kayo. Ay, naku, hindi po yata eh. Hindi ganon. Kasi hindi naman ito showbiz na pabor ang lahat, good or bad publicity pa rin. Na ito ho, politika na eh. Lalo na ho ang mga kakampi ni President-elect Bongbong Marcos Jr. ang hindi naman niya, nagtatampo na yata yung iba o naghahanap ng kaliwanagan. Lalo tigit ang mga Marcos supporters, Marcos loyalists. Kasi yung report na sinasabing hindi siya tinulungan ni BBM noong panahon ng kampanya, hindi naman yung totoo. Matindi nga yung endorsement. Eh. Ano ba sinabi ni BBM noong kampanya? Ito ang ating kakatawan para sa mga kapatid nating Muslim. Ito ang ating gagawing senador o magiging senador para kumatawan sa maraming Muslim sa Pilipinas. Ayan ang sinabi. Tapos pinangalanan ni BBM noon. Si Robin Padilla yung tinutukoy. Pagkatapos, ang lumalabas, wala daw endorsement. Eh, ano ba yun? Di ba katulong na yung kampanya yun? Anyway, sige. So, yung pananahimik ng ilang araw, hindi natin alam kung yan ay inaaral ang mga dapat sabihin o deadma lang ang mga hinaing ng mga Marcos followers at supporters nationwide, worldwide. Hindi lang ho sa Pilipinas. Okay, kaya Mr. Senador Robin Padilla, kung baka pwede niyong liwanagin ito. Ah, kung yan ay iyong kung yan yung talagang paniniwala mo at sinabi mo, panindigan mo na. Ngayon kung hindi naman yan, i-clarify mo mabuti. Pero habang wala kang sinasabi, ang dating ay talagang yan na yon. Parang hindi na mababago kasi wala kang clarification at hindi naman pwedeng hindi nakakarating sa iyo ang mga comment, pagtatanong, pagdududa ng maraming mga followers mo sa showbiz at politika dahil grabe ang lumalabas sa social media. Sukatan sa Sunshine Radio. Eh, hindi pa nakakaupo. Ito yung tamang pagkakataon. Hindi pa nakakaupo. Liwanagin ng lahat. Kasi pag nakaupo na, busy na, alam natin, busy na sa Senado. At lahat ng gagawin sa Senado, babantayan ng taong bayan. So kung maliliwanagan mo itong isyong ito, may papaliwanag na mabuti, eh, at least yung pagsisimula mo sa Senado, maaari kang suportahan. Ah, pero kung magsisimula ka sa Senado na mayroong pagdududa ang mga supporters ng papasok na administration, aba, ay mahirap yan. Parang baka pagdudahang oposisyon ka o pagdudahan na kung ano ang layunin mo, mahihirapan yon. Unang-una, gusto mong baguhin ang saligang batas. Hindi pwedeng baguhin ang saligang batas ng mag-isa. Kahit na sabihin mo pang lahat, majority ng mga senador, makumbinsi mo, ay kung ayaw ng taong bayan, wala rin. Kasi taong bayan pa rin ang magde-decide. Magplebisito man o ano, taong bayan pa rin. Kung people's initiative ang pag-uusapan, taong bayan pa rin na magde-decide. Okay? So, malaking hamon ito. Kasi ho, yung gusto niyang gawin, baguhin ang sistema ng gobyerno. Bago mo magawa yan, babaguhin mo ang saligang batas. Inuulit ko, ang pagbabago ng saligang batas, hindi kayang mag-isa. Yan ay dapat lahat ng sektor, hindi lang mga senador. Ay kung yung taong bayan ang kukonsultahin at kukumbisihin mo, nasuportahan ka, ay kung ngayon ay may pagdududa sa iyong kredibilidad at saka ho, katapatan sa papasok na administration, abay, may problema tayo dyan. Hindi ba? Anyway, Senator-elect, good afternoon. Sana po ay maliwanagan ng lahat. Anyway, ayaw ko namang makialam na masyado dyan dahil yan ay problema mo, ginawa mo, at yan ay buhay ninyo. Okay? Kaya ka lang nakikialam kasi hindi na ho pribado, hindi ka na ngayon pribadong mamamayan. Ikaw ay elected senador. Taong bayan na ay talagang mayroong karapatang alamin ka kung sino ka at papaano ka at kung ano ang galawan mo. Dahil elected ka na. Okay? Kumbaga sa ano, pag-aari ka na rin ng taong bayan. Nung araw na nasa showbiz, limitado yon. Maaaring privado pa rin ang buhay mo. Pero pag nasa politika na, tay ka muna, ibang usapan na yan. Ang gagastusin mo sa galawan mo at susweldohan ka ng taong bayan, yun na yon. Kaya taong bayan, meron na hong karapatang makialam, magtanong at sumubaybay. Sukatan! Naku, naalala ko tuloy. Ito, bago ito, parang kahapon lang eh. Yan sa may party na naman ng Northern Luzon ba yun? Saan ba yun? Sa may Abra ba yan? Sa may Benguet area ba? Saan ba maraming kamatis? Eh kahapon may lumabas na naman ng picture na ang daming kamatis na tinapon lang. Tinapon lang dahil masyadong mababa ang
ang presyo ng gustong bilhin. So naga parang sa iniisip ng mga naghirap, itapon na lang namin ito kasi benta namin siya kami ng palugi. Wow. Parang yung tungkol dun sa ano, sino ba nakita ba yun? Nag-viral yun ah. Yung mama, farmers, nagtatanim ng repolyo ba yun? Gulay? Eh masyadong mababa ang halaga ng gulay. Parang sa galit niya, tinadtan niya, talagang sinira niya yung gulay sa galit. Sabi niya, wala akong pakinabang sa inyo. Laki ng hirap ko bago ko napalaki itong gulay na ito. Tapos hindi naman mabili ng tamang presyo. Lugin lang sa galit. Ginulay talagang tinadtad ng Pino yung repolyo. Nakakaawa. Parang kala mo, parang pag hindi mo inisip na bakit niya ginawa yun, parang tatawa ka. Pero pag inisip mo, inaral mo, bakit niya nagawa yun, maaawa ka. Kasi sa galit niya, sa laki ng kapital at hirap, pagkatapos noong bunga na, ibebenta na, bagsak ang presyo na hindi man lang aabot sa, hindi man lang kikitain yung ginastos. So sa galit niya, pinanggigilan yung repolyo at tinadtad ng pinong-pino. Yung mensahe nun, dapat yun ang aralin. Huwag yung pagtawanan yung ganon. Huwag yung pagtawanan yung nagtapon ng maraming kamatis. Baka manghinayang kayo doon. Eh, pero kaya yung nagagawa nila yon na mabubulok eh. Mabubulok na yung kamatis, hindi mabili. So itinapon na lang na hindi makakaistorbo sa kanilang bahay. So samantalang dito sa Metro Manila, sa merkado, sa palengke, eh grabe ang presyo, mahal. Tapos sa mga probinsya, meron palang available na ganyan, hindi makarating ng syudad. So anong problema ron? Yung transportation at saka yung presyo. Kung binili yan ng tamang presyo, kahit yung pag-transport, yung paglipad from province hanggang mga syudad, ay madaling gawin yun. Pero dahil nga ho sa mababang presyo o bagsak na presyo, nayayamot lang yung ating mga farmers. Bakit kaya ganun? Tulungan naman natin kasi yung mga farmers. Hindi ko naman maintindihan itong Department of Agriculture talaga. Marami na akong topic din sa Department of Agriculture, paulit-ulit na lang, na kahit anong anggulo, ala kang paririnig. Importation ang nasa ulo nila. Kung paano proteksyonan ang ating mga lehitimong farmers at iba pa, parang ala eh. Kaya President-elect Ferdinand, Bongbong Marcos Jr., ano po, sige tama po yan, pumili kayo ng talagang karapat-dapat na magiging membro ng gabinete, ng mga cabinet secretary na mayroong malaking responsibilidad. Para sa kung ano man po, kasi mayroong division of labor sa gobyerno eh. Bawat department may kanya-kanyang trabaho at may kanya-kanyang tinututukan na responsibilidad. Yun ang sinasabi natin. So pagdating sa agriculture, pagdating ho sa enerhiya, okay, yan po yung mga sensitive. Kasi kung maayos ang production ng pagkain, tapos maayos ang supply ng power, okay, pati oil makukontrol, ay may pag-asa tayong umunlad. Kahit anong galing ng mga ekonomista, kahit anong galing ng mga economic manager ng Pangulo o ng papasok na administration, kung yun naman hong tungkol sa pagkain o yung pagsasaka, farming, ano ha, hindi matutulungan sa tamang presyo, eh, magiging puro importation tayo. At pag mataas ang mga bayarin sa elektrisidad at oil product, kahit anong galing ng mga economic manager, hindi pa rin mararamdaman ng masang Pilipino ang magiging epekto. Pwedeng ang makinabang lang ay yung mga kapitalista o malaking negosyante kapag ho hindi nakahabol at hindi inihabol ang galawan ng mga farmers, ang agricultural product at ang ating power at oil business. Yan tatlong yan ang pakahalaga. Kasi yung gastusan sa oil ng mga kapitalista, ipapasa lang yan sa kanilang produkto. Sa inyong consumer, pagbili, mataas na dahil pinasa yung gastos nila. Pero yung mga local product na produced ng mga local producer, yun dapat ang tangkilikin, suportahan, ibaba ang presyo ng mga bayarin kung paano makapagtanim at hanggang sa makapag-harvest sila.